Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Fidel. Taong 1968, Anibongan, Bohol. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagbibinata pa lamang itong si Fidel. Sa kanilang lugar noon, siya lamang ang bukod-tanging bata na hindi pinayagan ng kanyang mga magulang na makapag-aral. Hindi naman sila gaanong mahirap. Yung buhay nila tamang-tama lang. Meron silang hindi gaanong kalawakang lupain at iilang mga hayop na kanilang ibinibenta tuwing hindi na yon magkasya sa mga kulungan nila. May mga katulong din sila sa kanilang bahay at meron din silang mga trabahador sa mga sakahan nilang lupa. Ayon sa kanyang ama, kaya hindi siya nito pinapayagang makapag-aral ay dahil sa pagiging mapusok ng kakambal niya. Lingid sa kaalaman ng karamihan, ipinanganak si Fidel ng hindi pangkaraniwan. Pagkaluwal kasi noon sa kanya ng nanay niya, ang lolo niyang albularyo ang mismong nagkumpirma ukol sa kanyang kakambal na engkantong nasa espiritual na wangis niya. Sa maniwala man kayo o hindi, kapag nakaharap si Fidel sa salamin, bigla-bigla na lamang gumagalaw ang kanyang wangis na naroon. Minsan nga ngumingisi pa ito, at ang mas nakakapangilabot sa lahat ay yung pag-iiba niya ng anyo. May mga pagkakataon ding meron siyang nasisipat na mga aninong gumagala sa kanilang pamamahay kapag sumasapit na ang gabi. Naniniwala ang lolo niya, isang demonyo ang kakambal niya. Bagaman hindi niya yon nakita, sapat ng basihan para dito ang kakaibang presensyang tinataglay ni Fidel. Dagdag pa nito na ang pag-iral ng nilalang na yon ang maaaring rason kung bakit magmula noong ipinagdalang tao siya, wala ni isang aswang ang nagtangkang magparamdam sa bahay nila. Yon ang nag-iisang rason kung bakit hindi siya lumaki kagaya ng ibang bata. Nauunawaan naman yun ni Fidel, pero syempre bilang isang tao, hindi rin niya maiwasang malungkot ukol sa sitwasyong kanyang kinalalagyan. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng yon, napipilitan pa rin siyang humanap ng paraan para makipaglapit sa mga batang kaedad niyang naninirahan din sa kanilang baryo. Sa paglipas ng mga taon, lingid sa kaalaman ng kanyang pamilya, meron ang naging kaibigan itong si Fidel sa lugar nila. Nakilala niya yon sa kanilang bahay mismo, noong mga panahong may pumunta sa kanilang magsasaka para magdala ng mga inani nilang palay. Sa sobra kasing pagkaabala noon ng mga magulang niya, hindi na siya nito napansin na nakikipag-usap na pala. Matapos ang mga pangyayaring yon, doon na nag-umpisa ang kanilang pagkakaibigan. Tuwing kapasan at taniman ng palay, yon ang nagsisilbing hudyat nilang magkakaibigan para gumala kung saan-saan. Hindi naman siya noon natutunugan ng kanyang pamilya, lalo pat marami din yung ginagawa. Akala ni Fidel, makakabuti sa kanya ang ginagawa niyang yon, pero hindi naglaon, napapansin na niyang napapadalas na ang pagkakaroon nila ng mga lakad. Isang araw, habang nag-uusap silang magkakaibigan, doon nila napag-usapan na dumayo sa kabilang baryo. Nagkataon kasing pista sa lugar na yon at nangako naman ang mga ito na hindi na sila doon magpapaabot ng gabi. Dagdag pa nito na, titingin lang sila ng mga ganap sa baryo tapos uuwi na. Nang marinig naman ni Fidel ang tungkol dito, agad naman siyang umalma sa kadahilan ng nasisiguro niya malalaman na yon ang kanyang mga magulang. Pagkarinig naman ng mga kaibigan niya sa sinabi niya, tumitig lang naman yon sa kanya habang seryosong nagwiwika ang isa sa mga ito nang, "Akala ko, gusto mo palaging sumama. Huwag ka nang mag-alangan pa, Fidel. Minsan lang to. Sige na, magbiis ka na. Hihintayin ka namin sa labasan ng bahay ninyo." Matapos naman itong makapagwika,
Agad naman yung umalis sa kanilang pamamahay. Paglaho naman ang mga ito sa paningin niya, dali-dali naman siyang bumalik sa kanilang tahanan habang maiging pinag-iisipan ang tungkol sa pagyaya ng mga kasama niya. Sa pagpasok niya noon sa loob ng kanyang silid, napilitan naman siyang magbihis gawa ng nahihiya siyang huwag sumipot sa lugar kung saan maghihintay ang mga ito. Paglabas naman niya sa silid niyang yon, bahagya naman siyang natigilan matapos niyang masipat ang lolo niyang animoy naghihintay sa kanya. Sa pagtitiga naman nilang dalawa, dahan-dahan naman yung tumayo habang nagwiwika sa kanya ng... Tutuloy ka ba talaga, Fidel? Huwag kang mag-alala. Hindi kita pipigilan. Sa halip pagtatakpan pa kita sa iyong mga magulang. Konting paalala lang, Apo. Ang pupuntahan niyong lugar, pinamamahayan ng hindi mga pangkaraniwang tao. Sa gitnang bahagi ng daang nagdudugtong sa baryong yon, nakaluklok ang isang baryo na pugad ng mga aswang. Abisuhan mo ang mga kaibigan mong mag-iingat sila roon sapagkat pangunahing pagkain ng mga nilalang na naroon ay ang mga batang hindi pa humihigit sa edad na 20. Dagdag pa ng lolo niya na hindi naman sa tinatakot siya nito pero nagsasabi lamang yon ng totoo. Naniniwala rin ito na mas malakas na ang mga aswang na nakatira sa lugar kumpara noong mga nagdaang taon. Pero ayon sa lolo niya, wala siyang dapat na ipag-alala sa kadahilan ng nasisiguro nito. Hindi siya nito magagalaw. Sapat na ang kakambal niya para bigyan siya ng mga ito ng respeto. Subalit, yung mga kaibigan niya, hindi ito sigurado kung hahayaan ba yon ng mga aswang kagaya ng gagawin sa kanya. Matapos naman itong marinig ni Fidel, wala na nga siyang nagawa kundi ang sumama sa mga kaibigan niyang yon. Sa isip-isip niya, kung hahayaan niyang tumungo sa ibang baryo ang mga ito na hindi siya kasama, maaaring hindi na yon makabalik pa. Ayaw naman niya yung mangyari, lalo pat tinuring niya na yung parang mga kapatid. Makalipas pa ang ilang minuto, agad naman siyang nagpaalam sa kanyang lolo. Pagkalabas niya noon sa kanilang tahanan, hindi na siya nag-alangan na tumungo sa lugar na kanilang napagkasunduan. Sa pagdating naman niya sa lugar na yon, doon bumungad ang dalawa niyang kaibigan na kanina pang naghihintay. Maya-maya pa, paglapit naman niya sa kinaroroon na nito, sakto naman ang pagdating ng tatlo pa nilang kasama. Bago nila lisanin ang lugar na yon, ipinakilala muna si Fidel ng mga kaibigan niya sa mga kasama nito. Ayon sa mga ito na, mas mainam kung tutungo sila roon ng grupo gawa ng malapit ng sumapit ang takip silim. Matapos naman itong makapagwika, mariin naman itong inilahad sa kanya. Wala siyang dapat na ipag-alala dahil bago sumapit ang alas 8 ng gabi, nakauwi na sila. Nang marinig naman yon ni Fidel, tumangulang naman siya pagpapakita ng kanyang pagsang-ayon. Pero sa isip-isip niya noon, kahit ayaw niyang sumama, wala siyang pagpipilian dahil sa mga ibinigay na detalye ng lolo niya. Alam ni Fidel na hindi yung nagsisinungaling sa kadahilan ng magmula noong purong katotohanan na ang kanyang naririnig na namumutawi sa bibig nito. Pagkaraan pa ng ilang minuto, doon na nagsimulang umusad ang kanilang grupo. Habang binabagtas nila noon ang daan, paisa-isa naman silang binigyan ng sulo ng kanilang kasamang may hawak nito. Matapos yan, mas binilisan pa nila ang kanilang paglalakad para naman kahit papaano makarating sila sa lalong madaling panahon sa baryong kanilang pupuntahan. Maya-maya pa, nang marating na nila ang kalagitnaan ng kakahuyan, bahagya naman silang natigilan matapos nilang mapansin ang iilang mga taong animoy nakatambay sa mga puno na kanilang dinaraanan. Noong una wala namang kakaiba sa mga ito. Pero nag-umpisa na sila doong maghinala ng kakaiba
nang mapansin nilang milya-milya ang layo ng lugar na yon sa dalawang baryong nagdurugtong dito. Sa pagdating naman nila sa unahan itong bahagi, doon nila nasilayan ang iilang mga kubo na nakatirik sa mga masusukal na bahagi ng kakahuyan. Kaya nila yun napansin, buhat sa mga sulo nitong merong malalaking siga. Pagsilay naman dito ni Fidel, mahinahon lang naman siyang nagpatuloy hanggang sa makalayo na sila sa lugar na yon. Nang marating na nila ang baryo, bumungad sa kanila ang mga masasayang taong nagdidiwang ng bisperas ng pista. Matapos naman nila yung makita, agad naman silang tumungo sa liwasan para tingnan ang kasalukuyan doong nangyayari. Ayon kay Fidel, na sa kauna-unahang pagkakataon, doon pa lamang siya nakakita ng sukatan ng karga. Maraming antingero ang dumalo sa paligsahang yon para ipamalas ang kanilang mga husay pagdating sa lihim na karunungan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, halos hindi naman nila maipagkakaila ang tuwa sa kanilang mga muka. Kahit kasi wala sila noong salaping dala, marami ang nag-aabot sa kanila ng mga masasarap na pagkain. Dahil sa pangyayaring yon, tanggap lang ng tanggap ang mga kaibigan niya, hindi nag-iisip na baka meron yung lasong dinadala. Makalipas pa ang ilang minuto, unti-unti nang napapansin ni Fidel ang dahan-dahang pagbabago ng paligid. Pakiramdam niya na sa likod ng mga kasiyahang yon, merong nagkukubling panganib. Hindi niya mawari pero ang mga nakikita niya noon sa mga pagkaing iniaabot sa kanila, kung hindi lason, purong mga uod na nasa sabulag ng mga karne o hindi naman kaya'y mga minatamis. Yung mga tao ring nag-aabot ng mga ito sa kanila, napakapangit ng itsura na parabang ilang daang taon na ang tanda. Yon ang nag-iisang rason ni Fidel kung bakit kahit isang piraso, hindi siya tumanggap ng pagkain. Habang dahan-dahan ding lumalalim ang gabi, napapansin din niyang karamihan sa mga pangkaraniwang tao bumabalik na sa kanilang mga tahanan. Yung ibang mga hindi normal, patuloy pa rin nakikipagsaya na parabang naghahanap ng kanilang mga biktima. Upang hindi naman masira ang pagsasaya noon ng mga kaibigan niya, pinilit naman niya ang kanyang sarili na makisabay sa ginagawa ng mga ito. Maya-maya pa, habang nagkakasiyahan sila, meron sa kanilang lumapit na isang matandang babae, bit-bit ang isang mangkok ng karne. Pag-amoy naman ng mga kasama niya sa pagkain yon, bakas sa pagmumukha nito ang labis nitong pagkatakam. Ngunit, pagsilay naman doon ni Fidel, kitang-kita niya ang iba't ibang uri ng insekto na naglalabas-masok sa bawat parte ng karneng yon na parabang ilang linggo na itong nabubulok. Nang akmang ibibigay na ng matandang yon ang mangkok sa kanyang mga kasama, dali-dali naman niya yung hinarang, sabay wika rito ng, Pasensya na kayo, Ali. Pero busog na ang mga kasama ko. Ibigay niyo na lang yan sa iba, yung hindi pa nakakakain. Dagdag pa niya na, alam niya ang tunay na nilalaman ng karneng yon, kung kaya't hinding-hindi siya maluloko ng matanda. Dahil sa kanyang sinabi, humagik-gik lang naman ito, habang sumasagot sa kanya ng, "Bakit ka nangingialam? Baka nakakalimutan mo, iho, kung saan panig ka nabibilang. Mag-isip ka ng mabuti kung ayaw mong madamay." Matapos naman itong marinig ni Fidel, bigla namang nandilim ang kanyang paningin sa kadahilan ng hindi niya nakayang sikmurain ang tungkol sa pangiinsulto nito sa kanya. Paghawak naman niya noon sa kwelyo ng matanda, agad naman niyang ipinakita ang kaanyuan ng kanyang kakambal na siyang naging sanhi upang mapasigaw yon ng malakas. Paulit-ulit na rin yung nagpupumiglas na parabang gustong-gusto nang kumawala mula sa kanyang pagkakahawak. Maya-maya pa, pagbitaw ni Fidel sa matandang yon,
Bigla namang nanumbalik ang kanyang maamong pagmumuka habang masaya roong nagwiwi ka nang. Umalis ka naman nang. Ayoko nang makita ang pagmumuka mo rito. Nang marinig naman yon ang matanda, dali-dali naman yung umalis sa kanyang harapan. Sa paglayo nito sa sentro, agad naman itong itinapon ang mangkok na hawak-hawak nito. Matapos naman ang mga pangyayaring yon, sakto naman ang paglapit ng kanyang mga kaibigan sa kanya habang gulat na gulat buhat sa kanilang mga nakita. Pagtanong naman ang isa sa mga ito sa kanya, agad naman niya yung inabisuhan na kinakailangan na nilang umalis sa lugar na yon. Ayon kay Fidel, hindi na sila roon ligtas dahil sa pagsialisan ng mga antingerong nakiisa sa paligsahan. Ani pa niya na, lagpas na sila sa kota nilang oras, kaya sa ayaw man nila at sa gusto, uuwi na siya. Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang kanyang mga kasama, kundi ang sumunod. Aminado naman kasi ang mga ito kahit papaano, sumobra na sila sa oras ng kanilang napagkasunduan. Habang naglalakad sila noon papalabas ng baryo, naging maayos naman ang lahat. Yung iilan sa kanila panay pa ang tawanan habang patuloy na binabagtas ang daan. Hindi naman yun gaanong pinansin ni Fidel, lalo pat marami pa siya noong mga bagay na iniisip. 10 minuto pa noon ang lumipas, muli na naman nilang narating ang parte ng daan kung saan merong mga nakatirik na kubo. Pagsilay naman nila sa paligid nito, bigla naman sila noong napatahimik gawa ng pakiramdam nila merong nagmamasid sa kanila. Napakalamig ng simoy ng hangin sa lugar na yon, sinasabayan ng makapal na usok na hindi naman nila mawari kung saan ang galing. Maya-maya pa, unti-unti nang nag-iiba ang kanilang mga pakiramdam. Yung iba sa kanila sumisiksik na sa gitnang parte ng kanilang grupo, habang ang iba naman hindi na makapagsalita dahil sa takot. Si Fidel naman noon, kalmado lang sa paglalakad, maiging pinakikiramdaman ang mga nilalang na alam niyang kanina pang nagmamasid. Nang akmang papalabas na sila noon sa kakahuyan, doon na nila tuluyang nasilayan ang 2 lalaking may dalang sako at mahabang sundang. Sinubukan pa nila yung kausapin pero imbis na sumagot ang mga nilalang na yon, dahan-dahan lang yung nagsiangil. Pagpula ng mga mata nito, wala nang ang nagawa ang kanyang mga kaibigan kundi ang magsipulasa ng takbo. Si Fidel naman noon, nanatili lang sa kanyang kinaroroonan kasama ang 2 niyang matalik na kaibigan. Kahit takot na ang mga ito, hindi pa rin nila ninais na layuan si Fidel gawa ng sa isip-isip nila. Paniguradong sila ang hahanapan ng mga magulang nito sa oras na meron doong mangyari na hindi maganda. Pagsilay naman ng lalaki sa kanilang ginawa, agad naman itong sinenyasan ang isa nitong kasama na habulin ang iba pa habang dahan-dahan naman yung lumalapit sa kanila. Nang makaharap na ito ni Fidel, panay naman ang ginagawa nitong pag-angil na parabang naninindak. Ilang beses din itong ibinaon sa lupa ang hawak nitong itak pero wala naman yung napapansing pagkasindak sa kanyang katawan. Dahil dito, tumawa lang naman ito habang nagwiwika sa kanya ng Mukhang ikaw yung sanggol na hindi namin malapitan noon ah. Nag-uumapaw sa katawan mo ang presensya ng isang demonyo. Ibigay mo na lang sa akin yung 2 mong kasama para naman malaya ka nang makaalis pa rito. Pangako, hinding-hindi ka namin gagalawin. Nang marinig naman ni Fidel ang sinabi nito, kampante naman siyang sumagot roon ng Hindi mo talaga ako magagalaw dahil hindi mo naman ako kaya. Huwag ka na makipagkasundo pa. Di mo ako dyan madadala. Alis ako rito kasama ang gusto kong makasama. Yung mga nang iwan sa amin, sila na lang ang dagitin ninyo. Huwag na tong mga kasama ko sapagkat napatunayan ko na
ang kanilang pagiging mabuting kaibigan. Matapos naman yung mailahad ni Fidel, dahan-dahan naman niyang itinulak ang lalaking yon, subalit imbis na umatras ito, pinili pa siya nitong sunggaban. Nang maramdaman naman yon ang kakambal niyang demonyo, agad naman yung pumangibabaw sa kanyang katawan na siyang naging sanhi upang magawa niyang masalag ang talim ng itak gamit-gamit lamang ang kanyang mga palad. Paghugot naman ang nilalang na yon sa kanyang armas, laking gulat na lamang niya nang mapansin niyang hindi niya ito magawa pang makuha mula kay Fidel. Nang mapagtanto naman ang nilalang na yon na masyado na itong imposible, nagdesisyon na yung umatras muna pansamantala para makapagpalit ng anyo. Pagsilay naman ni Fidel sa malataong aso nitong pagmumuka, agad naman niya yung binato ng hawak niyang itak na siyang naging sanhi upang tumarak yon sa balikat ng nilalang bago pa man niya yun mamalayan. Ngunit sa kabila ng tinamo nitong pinsala sa katawan, nagpatuloy pa rin yon sa pagsugod sa kanya kung kaya't wala naman siyang nagawa kundi ang makipaglaro. Sa halos kalahating oras nilang pagbubuno, saksing buhay ang mga kaibigan niya kung papaano niya paglaruan ang mga nilalang na yon. Sa kahit anong aspeto ng pakikipaglaban, palaging may lamang itong si Fidel. Upang maipakita niya ang kabuuang lakas ng kanyang kakambal, sinalag niya ang lahat ng pag-atake nito gamit-gamit lamang ang kanyang dibdib. Pagtarak naman ang matatalas nitong mga kuko sa kanyang katawan, laking gulat na lamang ng nilalang na yon nang mapansin itong unti-unti nang naaagnas ang kabuuan nitong kamay dahil sa pagtalsik doon ng dugo ni Fidel. Hindi naglaon nang tuluyan na yung mawala ng lakas, agad namang lumayo sa kanya ang mga nilalang habang patuloy pa rin yon sa pag-angil. Nang mapansin naman ni Fidel ang pagkasindak nito sa kanya, nagdesisyon siyang ipamalas dito ang kabuuang presensya ng kakambal niya. Pagramdam naman ito sa kanyang napakabigat na presensya, agad namang bumagsak sa lupa ang buong katawan nito, umiiyak habang paulit-ulit na humihingi ng tawad sa kanya. Maging ang mga aswang noon na nakapaligid sa kanila, nagsiluhod na rin sa harapan niya. Matapos namang masilayan ni Fidel ang ginawa nito, agad naman niyang inutusan ng kanyang kakambal na huminahon. Sa isang iglap, nawala naman ang presensya nitong pinakawalan sa paligid na siyang naging sanhi upang makahinga na ng maluwag ang pangahas na aswang na nakipagduelo sa kanya. Sa muling pagsilay nito sa kanyang kinaroroonan, mangiyak-ngiyak naman siya nitong pinagmasdan na parabang nagpapaawa para sa kaligtasan ng sarili nitong buhay. Sa paglapit naman ni Fidel sa pinaghihigaan nito, muli niyang inulit ang kanyang sinabi. Nang marinig naman yon ang nilalang, walang pagdadalawang isip naman yung sumang-ayon habang patuloy na umiiyak. Hindi naglaon nang akmang papaatras na ito, napansin naman niya noon ang pagdating ng iba pa nitong mga kasama. Sa kanyang pagmamasid, napansin naman niyang ang kawalan nito ng masamang binabalak sa kanila. Dahil dito, minabuti naman niyang ipagpatuloy na ang kanilang paglalakad para makauwi na. Paglayo nila noon sa lugar, nagpumilit pang bumalik ang kanyang mga kasama pero hindi niya na yon pinahintulutan pa. Ayon kay Fidel, sila lang ang kaya niyang isalba sa kadahilan ng nasisiguro niya na dala na ng mga aswang ang mga kasama nila sa pugad nito. Kung susubukan niya pa yung iligtas, hindi niya maipapangako na madadatnan niya pa yung may buhay pa sa katawan. Naniniwala kasi si Fidel noon na kapag nahuli ng angkang yon ang kanilang biktima, agad nila yung pinapatay upang hindi na yon makalikha pa ng anumang ingay. Dagdag pa niya na, umiiwas din siya sa anumang sigalot laban sa mga ito, gawa ng maaaring madamay ang kanyang pamilya. Nang marinig naman yon ang kanyang mga kaibigan, wala naman yung nagawa kundi ang manahimik. Sa paglipas pa ng mga araw, naging madalang na ang pagpaparamdam nito sa kanya.
hanggang sa hindi naglaon, nabalitaan na lamang niya wala na ang mga ito sa kanilang baryo. Di naman yun pinagtuunan ng pansin ni Fidel dahil inaasahan naman niya ang ganoong bagay. Imbis na problemahin niya ang dalawa, mas pinili na lamang niyang pagtuunan ng pansin ang mumunting hanap buhay nila. Alam niyo, Pinuno, magmula noong nangyari ang bagay na yon, lahat ng aswang na naninirahan sa baryong yon ay naging trabahador na nila. Hindi na nito nilubayan si Fidel sa kadahilanang naniniwala ang mga ito na si Fidel at ang kakambal niya ang angkop na mamuno sa kanilang baryo. Subalit, sa halos ilang beses nitong pag-alok sa kanya, pinili naman niya yung tanggihan hanggang sa napagpasyahan na ng mga ito na muling bumalik na lamang sa kanilang baryo. Subalit habang tumatanda siya, naging kalat na kalat naman ang kwentong ito sa kanilang lugar na binigyan nila ng bansag na Kambal ni Fidel na kinakatakutan ng mga aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Totoo naman talaga, no, na nakakatakot talaga yung kakambal ni Fidel. Baka nga hindi lang yun sa mga aswang eh. Diba? Baka ultimo sa mga normal na tao, katakutan to eh. Kasi bakit? Anytime pwedeng pumatay si Fidel. Lalo na kapag ginusto niya o ginusto ng kakambal niya. Well, sa sitwasyon ni Fidel, parang nakokontrol naman niya eh, no? Pero, nung binabasa ko yung kwento, parang may napansin ako na uri ba ng demonyo na nabanggit? O engkanto lang? Doon lang sa dalawa yung pagpipilian eh, diba? So parang 50-50 to, siguro kalahating demonyo, kalahating engkanto. Kasi nga, kinakatakutan ng mga aswang eh. Diba? Pero sayang lang, siguro kung may isang part pa to, para sana pagpaliwanag kung bakit nagkaroon ng ganong kakambal si Fidel, tsaka kung anong tinatangan ng kakambal ni Fidel, mas maganda sana. Eh, kaso isang kwento lang eh. Pero ayos na rin, no? At least kahit papano, maganda yung ending na kahit halimaw, masama, demonyo yung kakambal ni Fidel, eh mabuting tao si Fidel. Yun naman yung pinakamaganda sa kwento na to. Diba? Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.